Matinding balita, Franz Castro at Sator Ocampo tila nahaharap na nga sa patong-patong na kaso at lalong madadagdagan na ang mga hatol sa mga ito. Kamakailan lang ay nabalitaan convicted na ang mga ito at makukulong sa loob ng 4 hanggang 8 taon, subalit may bago na namang lumabas na usapin na talaga namang ikinagulat ng lahat. Franz Castro at Ocampo, may iba pa palang kaso na hindi pa nadidismiss, ngunit pinapalabas sa madla na dismiss na ito. Tila pabigat na nga ang mga kahaharapin ng dalawang ito kung sakaling lumabas na guilty ang mga ito sa naturang kaso. Tila kung sa nangang hinahabol ng karma ang dalawang ito at talaga namang sa kulungan na ang bansa. Tila bilang na nga ang mga masasayang araw at talaga namang wala nang kawala pa ang mga ito. Yan nga ang mga tunghayan nating issue sa buong video. Ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na nga rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at nagbabagang usapin sa ating bansa. Samantala, para naman sa iba pang mga detalye, tapusin at panoorin ang buong video at huwag mo na rin kakalimutang mag-iwan ng iyong opinion sa isyong ito. The trafficking case is still ongoing against Franz Castro, Sator Ocampo et al. It's still ongoing? Yes. Hindi siya na-dismiss. Nag-file sila ng demurrer, right? And nag-file ng MR yung or petition na kaagad. So malamang nag-file yan ng petition kaagad kasi madadouble jeopardy yan. So umakyat na sa inyo, hawak na yan ng OSG. Kahit nag-appeal yung mga sina Franz Castro dito et al. Dito sa mga sa kaso na to kung saan sila na-convict, dadaan sa OSG yan, no? So, ibig sabihin, buhay pa yung kaso. It's wrong to say na na-dismiss siya at walang ginagawa yung state. So, there's something that we can look forward to. Yeah. In this particular case, can actually bolster the trafficking case. Kasi ang trafficking is movement of one person to another place. Yeah. And that's what they did. Yeah. Hopefully, salut kay Judge. I'm quite surprised. Ako rin. Siya yung siya pala din yung nag-dismiss doon pero siya nag-convict dito. It just shows the impartiality of our system. Ayan, kumpirmado na naman tayo mga kaibigan. Oh, klarong-klaro po 'yan ha. Galing po 'yan kay Attorney Clifford Santos at galing din 'yan kay Attorney Busantog po. Oh, pinaliwanag po nila guys kasi nagulat din sila eh. Kahit nga si Miss Lorraine Badoy, si Dr. Badoy, nagulat din siya. Anong nangyari? Parang ganun yung parang ganun yung dating eh. Biro nyo guys, meron pala silang kaso na hindi pala na-dismiss. Pero pinapalabas nila guys, ha? Ito po ayon po sa ating ayon po sa kanilang interpretation, pinapalabas nila na na-dismiss na. Nako. Kasi po itong kaso na 'to mga kaibigan, napakabigat. Sobrang bigat po mga kaibigan. Alam nyo ba ang parusa nito guys? Life imprisonment. At wala pa siyang bail. So yari sila dito mga kaibigan. Kasi po, di ba nung kahapon, kahapon ba yun? O isang araw, di ba? Na siya, na convicted na po itong si Franz tsaka si Sator. O, convicted, guilty. Pero, ang parusa niya is 4 to 8 years lang or 10 years. Medyo mababa. Pero this time mga kaibigan, itong ini-explain po ni Attorney Santos mga kaibigan na talagang ikinagugulat ng lahat. Hindi pa pala dismiss. At nakita ko rin kanina, nag-search ako sa Google guys, pinapalabas lang pala talaga nila na dismiss. Pero ongoing pa po etong kaso na to. Nako, baka mamaya guys, ha? Baka guilty na naman sila dito. Nako, baka mag-guilty na naman sila dito mga kaibigan. Patong na po talaga ang kasong kaharapin nila. Ha? Baka mag-guilty sila dito kasi ang sabi po ni Attorney Santos, itutuloy daw itong kaso na to sa Monday na po mga kaibigan. Nako. Eh di lalo silang kakabahan dito, baka umakyat na to sa bundok at magtago na doon. Oh, malamang magtatago na to, guys. Pustahan tayo. Magtatago itong mga to.
'di ba? Gagayahin nila si pastor. Magiging pastor siya, magiging Tepes, magiging Bantag. Oh, karma nga, karma, mirise. Karma nga sa'yo. Kasi guys, alam niyo sa totoo lang mga kaibigan, ayon po sa isang abogado guys, no? Ayon po sa isang expert, itong kaso na to, itong trafficking guys, napakabigat. Sobrang bigat itong kaso na to. Kaya ito talaga ang siguro man ako. Naku, ewan ko lang talaga. Himas rehas talaga to sigurado mga kaibigan. No? So yun po pag-uusapan natin ngayong gabi. Siyempre guys, meron pa tayong breaking news. Apat po ang ating issue ngayon. Ang daming issue. Apat ha. Apat yung pag-uusapan natin ngayon ha. Oh, one down na. Oh, breaking news. AFP generals walk out. Fake news daw. Naku, fake news daw mga kaibigan. Yung walk out daw ng AFP ay hindi daw totoo. Ito daw ay fake news. O alamin natin mamaya yan kasi meron po tayong ano dyan, no? Nagsalita po si General Macanas, guys. At syempre, meron din tayong nakuhang source para po ipag... kumbaga, guys, bigyan natin ng interpretation, no? Sarili natin interpretation at reaction din po, mga kaibigan, no? Para malaman natin kung ano ba yung sinasabi ng fake news daw. Basta ang alam po, guys, no? Kung walang usok, kung walang apoy, walang usok. Oh, yun lang alam ko. Siyempre, paano lalabas yung balita na yan kung walang ano? Eh, Jesus, kayo talaga? Ha? Ah, kayo talaga? Hindi kami pinanganak kahapon. Uy! So, alamin po natin mamaya yun kasi napaka-controversial ito. Kumakalat na to guys eh. No? Kumakalat na to. Itong balita na yan, guys, yung walk out na yan, na fake news, kumakalat na yan. Kasi nga, marami na pong nag-vlog niyan at siyempre sinabihan nila na fake news. Oh, eh, alam niyo na mga kalaban, 'di ba? Yung mga antay. Okay mga kaibigan, meron din po tayong ito pong si BP Sara mga kaibigan, dismayado po no sa pangakong napako ni BBM. Mamaya po alamin din natin 'yan, guys. Kay Malutikia, no? Meron din si Malutikia. At syempre mga kaibigan, ito po, napakaganda itong panayam ni Miss Malutikia patungkol po sa darating na SONA. Yan po mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero bago ng lahat, kung bago pa lang kayo sa amin channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag yung kalimutan mag-comment lang at mag-notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, live na naman tayo mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po, oh, ito na naman tayo. Happy Tuesday po. Nagkamali tayo sa schedule natin na nakalagay. 8:30 pa po yung umpisa natin. 8:30 talaga umpisa natin. Oo, nagkamali lang ako ng pindot-pindot. Pindot-pindot! Mali-mali! Alright mga kaibigan, oh, ano ba itong balita? Sus, grabe naman talaga, oh. Bakit kasi sinasabi niyo pang fake news? Ay, totoo naman. Pudinet, easy. Ano ba itong kumakalat? Ha? Ano ba itong kumakalat ngayon sa social media? Ayon po sa FB mga kaibigan, sila po mismo ang nagsabi ha, na yung kumakalat daw ng mga generals na nag-walk out sa isang conference ay fake news daw. Oh, ayan ha, sabi ha. Hindi po ako nagsabi niyan ha. Grabe no, talagang ayaw talaga nilang aminin. Sa totoo lang guys, no, tayo po nakaranas din tayo ng mga conference, 'di ba? Lahat naman siguro tayo dito may mga meeting, nakasali tayo ng mga meeting sa office, oh, 'di ba? Dati mga trabaho natin. 'Di ba? Minsan po meron ka talagang subordinate, no? Or membro na hindi talaga sang-ayon. 'Di ba? Siyempre, conference yan, meeting yan eh. Meron talagang tao dyan na ayaw, no? Ayaw nila. Oo, hindi nila nagustuhan. Hindi sila sang-ayon sa programa. Kaya minsan po, yung iba dyan, umaalis, no? Pero, gumagalang naman sila, no? In a good way naman yung pag-alis nila. Kunwari, papaalam sila, sir, permission to leave the room. Parang ganun eh, no? Kasi nga guys, hindi po lahat ay nagugustuhan po yung mga panukala. Ganun yan. Huwag yung sabihin fake news. Pambihira naman, no? Eto naman kasing mainstream media eh. Pag ganun, fake news ka agad eh. Fake news. Pambihira naman, no? Fake news agad. Di pa
Ay, nako, walang masamang gawain magwagi sa mundong ito. Ano ang itatanim ninyo, yun din ang aanihin. Kaya gumawa kayo ng tama para hindi kayo aani. Aani. Tama po, no? Mas mabuti po, guys, no? Piliin nyo na lang gumawa ng mabuti kaysa sa masama. Oh, ganun yun. Ganun yun. Mas maganda, mabuti na lang kaysa sa masama. Okay, mga kaibigan, bago po tayo magbati-bati, no? Siyempre, babatiin natin yung mga kaibigan natin dyan. Ito, papakita ko lang muna sa inyo, guys, ito, ha? Papakita ko lang muna sa inyo ito dahil napaka-importante ito, guys. Ayan po, oh, ito po yung kumakalat ngayon sa social media. Ayan, oh, oh. Pakitingin po sa inyong screen, mga kaibigan. Unahin muna natin itong issue na to kasi nga medyo controversial to, guys, eh. Mamaya po, babatiin po natin yung mga pangalan nyo, yung mga comment nyo, ha? Babasahin natin yan. Promise po. Oh, basahin nyo muna ito, guys, sa inyong screen. Ito po ngayon ang kumakalat sa social media. AFP reports of generals walking out of command conference. Fake news! Naku, fake news daw. Grabe naman kayo. Maka-fake news. Oh, fake news daw. Paano yan? Ano po ang depensa natin dyan? Hindi. Ah, ganito yan, no? Ganito yan, mga kaibigan. Kasi po, meron pong isang ano, meron pong isang dating ano political adviser or political parang consultant, no, parang ganon. Ito po, pakita ko lang sa inyo, guys, ha, para mabigyan din kayo ng knowledge, no, kung saan ba talaga nanggaling yung balita na yan. Unang-una, guys, ito po, oh, pakita ko sa inyo. Ayan po, no, palakihan natin, guys, para mabasa po ng lahat. Ayan po, tingnan niyo sa inyong screen, guys, paki-check po. Ito po ay si Jose Alejandrino. Former presidential consultant. Oh, nakalagay, oh, presidential consultant, okay? Medyo kilala ko ng konti to, pero hindi ko talaga siya medyo ano na nasubaybayan po. Pero kilala ko po ito si Jose Alejandrino dati, no, sa mga pinapanood din natin to. Pero medyo hindi lang talaga siya yung parang nawala na siya, matagal siyang nawala, eh, no. So ito po ang kanyang sinabi, guys, no, para po maano natin, no, para po ma-connect natin, okay? Ang sinabi po ni Jose Alejandrino, I am told, ito, ha, sinabihan daw siya, guys, a large number of junior officers. Ano ba ibig sabihin ng junior officers? Oh, di ba? May nagsabi daw sa kanya na a large number of junior officers are also not happy with the government. Ibig sabihin, hindi daw masaya sa gobyerno. Kudos, ha? Ito sabi niya, kudos. Kudos to the generals and junior officers. General Browner, you'd better wake up. Think of your country before your own self. The writing is on the wall. Yun yung kumalat, eh. Ito yung napaka-controversial na quote, eh. Ang sabi niya, before you, the writing is on the wall. Kasi nga, ang sinabi niya dito, guys, meron daw mga junior officers at mga generals. Oh, ha? Junior officers at mga generals. Ibig sabihin, marami. Hindi lang generals, may mga junior officers. So, ang sinabi dito, guys, kaya niya sinabing kudos, ito yung walk out. Ito yun. 7 generals walk out. I hope Gibo was listening. My advice to him is don't participate or don't politicize the AFP. Oh, nag-advise siya kay Gibo na huwag mo daw ipolitika ang AFP. Kasi nga, meron daw 7 generals daw nag-walk out doon sa mismong ano, sa mismong conference. Yun ang sabi, ha? Yun ang sabi. Okay? Tapos, ang sabi dito, guys, my advice to Bongbong Marcos, ha, or Bongbong, if he cares to listen, is to step down to avoid being humiliated. The writing is on the wall. No propaganda will save you. One day, you will thank for me for the advice. Pinapababa niya na si Kuting, mga kaibigan, dahil nga, sa nabalitaan po nitong si Jose Alejandrino, na meron pong 7 generals or 7 generals na nag-walk out na po, mga kaibigan. So, napaka-dramatic yun, guys, no? Pero mo, 7 generals nag-walk out. So, dito nanggaling yung story na yan. Ngayon, mga kaibigan, kumakalat po ito sa social media. Pati itong mainstream media, mga kaibigan, pinapakalat nila na ito daw ay fake news. Okay, unang-una, ang sinabi po dito ni Jose Alejandrino, guys, I am told. Ibig sabihin, sinabihan siya. Oh, ano ibig sabihin nun? Sige nga. Kunwari, ako si Jose Alejandrino.
may nagsabi sa akin na source, ibig sabihin, hindi galing sa akin. Galing sa source, sa loob, galing or insider. So, paano magiging fake news yun? Ibig sabihin, yung nagbigay sa akin, Marites yun. Eh, itong si Jose Alejandrino, eh, consultant po to, mga kaibigan. Former presidential consultant. Imposible naman magsisinungaling siya. At imposible naman, hindi niya i-verify yung nagbigay sa kanya ng source na meron daw meron daw pitong generals na nag-walk out. Imposible hindi niya anuhin niya, hindi niya alamin. Ano yun, sigi-sigi lang siya? Ay, di Marites pala siya. Di ba, ibig sabihin guys, yung nagsabi sa kanya, kay Jose Alejandrino, na may nag-walk out ng mga generals at mga officers, totoo yun. Hindi yun, hindi yun fake news. Sinasabi lang nilang fake news kasi nga, sabi ko nga sa inyo guys, based sa aking experience, meron naman talagang ganun sa mga conference na hindi sang-ayon, bigla nilang lumalabas, o kaya biglang, oy, pasensya na kayo ha, hindi po kami sang-ayon dyan. Pero hindi po ibig sabihin nun na pag nag-walk out, nagalit ka, hindi yun. Ibig sabihin nun, ayaw na nila. Ganun lang yun. Out of courtesy kasi yan guys eh. Kasi nga, syempre mga men in uniform yan eh. Pero ayaw lang nilang tanggapin na nag-walk out yun. Okay? Ganito kasi yan eh, no? Ito po ha, pakita ko sa inyo mga kaibigan. Ito po, basahin lang natin guys ha, lakihan natin para mabasa nyo rin. Galing po ito sa presidential tracker. No? Ito yung kanina. Opinion lang ito ni Jose Alejandrino. Okay? I am told a large number of junior officers are also not happy with the government. Kaya nga sinabi niya, kudos eh, to the generals eh. Kumbaga, congratulations, parang ganun, sa mga generals at mga officers na parang umalis na kayo sa pwesto niyo. Iwanan niyo na si Kuting. Parang ganun yun. Ano diba? Parang, uy, iwanan niyo na si Kuting. Wala nang kwenta yan. Okay? So, mga kaibigan, ngayon, guys, ito, naging controversial din to, no? Naging trending din to. Pinick up ito ng ating idol. Oh, syempre, idol natin to, no? Si General Macanas. Pinick up niya, guys. Ganun din. Meron din nagsabi sa kanya, hindi po fake news si General Macanas, no? Kasi, lumabas ngayon sa balita, sa mainstream media, na ito daw isang vlogger, na si General Macanas, fake news daw. Kasi nga, meron daw mga nag-walk out na generals. Hindi nga galing kay General Macanas eh. Ito po ha, pakinggan natin guys para po mabigyan din natin ng reaction, no? Itong pahayag po ni General Macanas, mga kaibigan. Pakinggan po natin mabuti ha, para po mabigyan din natin sarili nating interpretation. This morning, nakatanggap ako ng message sa kaibigan kong retired general, ano? Oh, narinig niyo yun. Narinig yung sinabi niya. Oh, nakatanggap daw siya. Ibig sabihin, hindi galing sa kanya. Galing daw sa kanyang kaibigan na retired general din. Oh, klaro yun ha? Klaro po, hindi po galing kay General Macanas. Galing po sa kanyang kaibigan na retired general din. Kasi nga, mga retired general to guys eh, mga magagaling to. Meron tong mga connection. Meron yung mga insider. Mas matindi pa yung ano nila sa puting ahas. Kasi yung mga yan, syempre dati na silang ano eh, dati na silang nagtatrabaho sa gobyerno eh. As AFP. Di ba? So alam nila guys, alam nila yung mga ganyan. Kaya imposible sasabihin fake news. Ewan ko lang ha. Di ba? O tuloy natin mga kaibigan. May graduate siya. Sabi niya, Bok, narinig mo ba yung AFP generals na nag-walk out sa isang command conference kasama ang isang top government officials? Oo. Noong July 4 sa General Headquarters, Camp Aguinaldo. So, medyo nasyak ako. Sabi, ha? Kumbang ganyan. So, sinagot ko lang siya ng ano, hindi book, wala akong balita niyan. hindi ko alam. Mamaya, nag-send siya ng YouTube vlog programa ni Deo Macalma sa
DJ RX. Ito, sikat na sikat itong Deo Makalma, DJ RX. Talagang isa ata sa pinaka sikat o pinaka malawak na rich na radio station sa Pilipinas. Okay, pakinggan natin si Deo Makalma sa kanyang programa. At ito ang topic. Mga general, nag-walk out sa Kuman Conference. Ayun! Ah, grabe. Ito, parinig ko lang yung boses ni Deo Makalma. Iba, ha? Iba po ang mga produkto ng Philippine Military Academy, mga kaibigan. Talagang, mga officers and gentlemen. Bakit kanyang mga kaibigan, alam nyo ba, ha? Abay, ayon sa aking bubit sa loob ng Campo Aguinaldo, Justice Sam, ha? Abay, akalain po nyo mga kaibigan, bagamat nakipagtalo rin paminsan-minsan ang mga generals, pero iba yung kanilang attitude, yung kanilang pamamaraan. Abay, katulad na lamang ito, Apo Commander-in-Chief, Mr. President, good morning. Abay, nagkaroon po ng discussion, maibigan. Mainitang discussion ng isang top general at isang opisyal ng gobyerno, maibigan, ha? Abay, siyempre, anong pinagtalunan? Tungkol po sa national security issue, ha? At ang ginawa nitong general, abay, iba ang breed talaga ng mga taga-PMA, mga mista, ha? Ang ginawa ni general, di siyempre, bossing yung kadiskusyonan niya, ha? Ang ginawa ni General po, mahabigin, ay talagang tumayo, ayan, pay in attention, at sinaluduhan. sinaluduhan po, mahabigin, yung government official. Dahil anyang lumalapa yung discussion, tumayo si General at sumaludo. At ang sabi doon sa government official, permission to leave, sir. Ayan, sumaludo. Pagkatapos, lumabas. Nag-walk out na doon sa conference hall. Ganun po ang ginawa. Pero alam nyo, reaction, mga habigan. Abay, nung sumaludo at nag-ask ng permission to leave itong si General. Abay, yung mga kasamang General doon sa kwarto, sumunod din. Lumabas din. Ayun. Okay. Maganda pa yung mga dagdag na komentary ni Deo Makalma. Kailang pinutol ko dahil mayroong music. I am a soldier away from home. Baka makapiright tayo. Grabe. Grabe, parang, grabe. What's happening? So na, sino yung top government official, hindi niya pinangalanan, wais din itong si Deo Makalma. Sino yung top general, di rin niya pinangalanan. Ba't sabi niya, bossing niya yung kaharap niya. Yung, siya, ako yung top general. Of course, hindi ito si General Browner. Hindi. Kung top general na hindi si General Browner, nasa ano na yan, Vice Chief of Staff, Deputy Chief Staff, or yung mga Major Service Commanders, Army, Navy, Air Force, or yung mga Area Command Chiefs. So, I'm sure mga 3-star general ito, ha, natapang. Diskusyon tungkol sa national security, hindi sila nagkakaintindihan. Nako, believe talaga ako dito sa ito yung ano, ito yung hindi nababayaran, ano, ito yung tunay na premier, courage, loyalty, integrity, hindi nababayaran. Itong general na ito handang relieve me, so what, sabi niya. Well, though, hindi niya sinabing ganon. Hindi niya na matanggap yung
takbo ng discussion siguro. Labag na sa kanyang pinapaniwalaan na tama, yung prinsipyo, eh sumaludo. Permission to live, sir. Hindi na sila kakaintindihan eh. Ang tapang ano? Tapos, sumunod maraming general. Sumunod yung iba? Ilang mga general na sumunod. Ito, coming from a very, ito, Deo Macalma, matagal na ito eh. Talagang sikat na sikat ito, Deo Macalma, DZRH. Ang daming nanonood o nakikinig sa kanila. And I'm sure, yung bubuwit nila, yung puting ahas, nakapag sabi kagad, ganitong nangyari. Hindi mo mapigilan yung mga sundalo bago ako nag-retire. So yun po mga kaibigan, saan po yung fake news po na sinabi ni General Macanas? Oh, kayo, tatanong ko sa inyo, diba, napanood nyo naman o napakinggan nyo naman si General Macanas? Saan yung fake news doon? Wala, di ba? Kasi nga, pinapakinggan din niya, guys. Galing po iso sa isang radio announcer din. Itong isang anchor din na si Deo Macalma. Oh, galing sa kanya yon, hindi galing kay General Macanas. So, klaro po, guys, na meron talagang insider na isang retired general din na nagbigay po ng information. So, klarong-klaro po, guys, na hindi po ito fake news. Ewan ko lang, bakit nila sinasabi na fake news? Eh, pwede naman nilang aminin nyo, wala namang, masama ba yun? Hindi naman nila siguro masama yun. Pwede naman nila sabihin, oo, nag-walk out sila kasi ayaw nila, hindi nila nagustuhan. O, pwede naman ganun. Big deal ba yun? Diba? Para sa akin, okay lang, sige, nag-walk out. Pero, malaki talagang impact nun kung nag-walk out sila. Biro mo, isang general lang po, permission to leave pero sumunod yung iba. O, ibig sabihin, hindi talaga nila nagustuhan kung ano yung gustong ipagawa sa kanila. Ganun lang kasimple yan. Ngayon, kung sasabihin yung fake news na itong si General Macanas ay nagpakalat ng fake news, tanong ko sa inyo, saan ang fake news dyan? Ito ha, pakinggan nyo ito mga kaibigan para makompleto po yung context natin ngayong gabi, no? Pakinggan po natin ito, galing po ito sa AFP. Para ma-sure tayo. If you're referring to the command conference, that's fake news. No? I was there personally. There's nothing of that sort that happened. It was a very professional change of ideas and discussion. And there was also a lot of updates that was given. It was all positive, ended on a positive note. That is 50% fabrication, 50% imagination, 100% false. The AFP senior officers and the entire organization for that matter conducts itself with the highest level of professionalism. Let us be very careful in picking up stories and check on the veracity, especially of the source. Marites Warfield. The AFP is a professional organization. We conduct ourselves with the highest level of professionalism. The chain of command is intact. Oh, the chain in command is intact daw, mga kaibigan. Oh, yan ang sabi po. Eh, yun ang, sige, fake news daw yun. Pero ang sa akin lang, ang point, ang pinapoint out ko dito, mga kaibigan, pwede naman lang aminin yun eh. Diba? Anong doon? Pwede nyo naman aminin na nag-walk out? Ayaw nyo lang aminin eh. Diba? Kasi po, may nag-comment, hindi yan fake news. Kasi asawa pala ng general ang nag-text. Oh, ang sabi dito, asawa pala ng general ang nag-text kay General Macanas. So, ibig sabihin, galing talaga yan sa loob. Hindi yan galing galing kahit kanino. Di ba? Meron talagang pinanggalingan na source yan. Matinding ahas yan. Mas matindi pa sa puting ahas yan. Di ba? So, kung ako po ang tatanungin nyo, hindi po fake news. Oh, kung ako lang ha, in my opinion po, hindi siya fake news. Siyempre, unverified lang siya. Kasi wala po tayong verification, kasi nga, closed door yan guys eh. Hindi naman yan meeting na open meeting, no? It's a closed door meeting. So, ibig sabihin, talagang exclusive siya. Oo, pero kung ako tatanungin nyo, meron siguro talagang nangyaring ganun.
ayaw lang nila aminin, no? So yun po sa akin, mga kaibigan, opinion lang po sa akin, ha, ini-interpret ko lang po kung ano yung sa palagay ko, no, yung analysis ko, kasi nga imposible naman, guys, walang lahat na lang oo sa inyo, imposible. Eh kung masama na talaga ipapagawa nyo sa kanila, susundin pa rin nila. Kumbawa, sila si Saito. Hello, Beauty Galban, Menchi Hison, Beauty Galban, hello. Ayan, 300 likes na daw, oh. Dagdagan nyo pa yung likes natin, guys, ha. Oh, si Michael de la Cueva, ayan, oh. Oh, sabi niya, oh, walang maasahan sa mainstream, oh. Oh. Hello, Margarita Libon, Brenda Yon, Luyenda Pakingan, Lucina Calliejo, Alan Arcilia, ayan. Anieta Carondoy. Sino kayang first owner ngayong gabi? Ay, check nga natin. Ayun, si Jimmy Shishare pala, oh. Congratulations. Kumustahin muna natin yung mga ano natin, ha? Ating mga OFW, kumustahin muna natin ang ating mga bagong bayani. Ayan po. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Kumusta na po kayo dyan? Ayan. Tama ka, sir. Ayaw lang aminin. At dito na nga po, nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ang mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacañang. Ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang mag-aklas upang patalsikin na ang mga ito nang sa gayon ay umayos na umano ang bansang Pilipinas. Para naman po sa ating mga viewers, ano ang opinion ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below.